Ikaw yan? Yes. Ayan, kami tatlo. Ikaw yun? Yes. Ah, nadalong niya pa dun sa mismong bahay. 2 months lang siya. Eh, ipa-DNA na lang. Yun yung ipakita nila bilang pinakamatibay na resibo na talagang sila ay may karapatan mag-claim na si Francis M. ay ang tunay na ama ni Francesca Rait. Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol! Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayaan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na showbiz balita. Sa panahon ngayon mga kachika, ang resibo napaka-importante niyan dahil yan ang tanging ebidensya kapag ikaw ay kukuha ng isang claim. Diba mga kachika, usually yan kapag ka ikaw ay magpapapalit or for example, gagawa ka ng isang insurance claim tapos kukunin mo yung pera, aba, hindi ka basta-basta bibigyan ng pera ng insurance company kapag wala kang resibo. Yan lang kasi mga kachika yung tanging ebidensya na pinangahawakan mo para suportahan yung mga sinasabi mo. Ngayon, i-relate natin to sa nito lamang laging nagte-trending na pagsasapubliko neto ni Abigail Rait. Siya daw mga kachika, dating karelasyon ng ating master rapper na si Francis M. At sinasabi niya na meron daw silang isang anak. Hindi nga ako gumawa ng content na ito nung nakaraan, nung pumutok itong balitang to, out of respect na rin kay Francis M. Pero eto, merong sumapog na balita sa isang video ni Julius Babaw doon sa interview niya sa mag-inang ito na si Abigail tsaka kay Francesca Rait. Ngayon mga kachika, dito nagsimula yan Etong si Abigail Rait, yung sinasabing dating karelasyon nga ni Francis M, nagsanla o nagbenta ng isang legit apparel ni Francis M na para siyang jersey mga kachika, na mukhang mga kachika, totoo kasi nakita dun sa mga dating picture ni Master Rapper na suot niya to. Meron din silang picture na kasama yung mga Dabar Cards na suot niya rin to. Ngayon mga kachika, nabenta niya ito kay Boss Toyo sa Pinoy Pawn Stars ng halagang 500,000 pesos. Talagang pinanindigan niya na binigay sa kanya yon ni Francis M. At sinusuot daw niya ito tuwing nagkikita sila. Ako hindi ako galit kay Francesca dun sa bata. Medyo naiinis lang ako dito kay Abigail. Kasi syempre mga kachika, kung nung mga panahon na yun na nakipagrelasyon siya kay Francis, pinatulan niya yung lalaki kahit na alam niyang meron ng pamilya at asawa. So ayun nga, nagkaroon sila ng deal ni Boss Toyo. Nabenta yun ng 500,000 pesos. Ngayon, base dun sa mga kwento niya mga kachika, talaga namang minahal niya si Francis M. hanggang sa mga huling sandali nito nung siya'y nabubuhay pa. At mga kachika, may mga kumakalat ding picture na nito nga nung mga panahon na sila ay magkarelasyon pa na meron silang baby. Ngayon, syempre, dito napapasok ngayon si Francesca Rait. Ngayon mga kachika, ito yung nakakatawa rito Nagkaroon na kasi ng claim etong si Abigail na meron daw silang anak ni Francis M. At ang tinuturo niyang anak si Francesca Rait. Ayon kay Julius Babaw, sa personal, talagang kamukha daw ni Francesca si Francis. Kumbaga naandun daw talaga yung resemblance. Pero nung tinanong na ni Julius kay Abigail kung meron bang birth certificate etong si Francesca, yung anak nila, na alam nyo yun mga kachika, parang resibo na nagpapatunay na talagang ama nito si Francis M. Aba, medyo nag-iba na ang story mga kachika. Ayon kasi kay Julius Babaw walang maipakitang birth certificate na merong lagda ni Francis M. Kumbaga parang wala silang ebidensya o patunay na inako talaga ni Francis M. etong pagiging ama kay Francesca. Diba? Doon pa lang mapapaisip na kayo mga kachika Sabihin na natin na sige, nandun na nga, nagkaroon sila ng relasyon, nagkaroon sila ng anak,
Pero bakit walang pirma ni Francis M. etong birth certificate ni Francesca? At bakit hindi Magalona ang nakalagay doon? Mga kachika, yung ginamit na apelyedo ni Francesca simula nung siya ay pinanganak ay Rait. Apelyedo ito ng kanyang ina. Diba mga kachika, kumbaga sabi nga ni Julius Babaw eh, walang resibong maipakita etong mag-inang ito na sila ay merong claim talaga. Kumbaga mga kachika, meron silang karapatan na sabihin na sila ay nagkaroon ng relationship kay Francis M. kundi yung mga larawan lang na nagkalat noong nakaraan. Tama ko niyan. Hindi mo makita sayang. Ayan o, FMCC na yellow. Mm-hmm. Ikaw yan? Yes. Ah. Ayan, kaming tatlo. Ikaw yun? Mm-hmm. Ano dalawang niya pa dun sa mismo nakay? 2 months lang siya. Yun na yun. Last meeting, hindi mo na siya. Oo. At least. Ayun. Ah, ito sila, ma'am. Mm-hmm. Sa Google. Sa Google to? Ano sa Google? Actually, ito, naiit. Tapos, isa pa dun sa mga sinabi ni Julius, ha? Pumasok daw sa kanya yung balita na etong si Abigail daw pala, eh biglang tatakbong kagawad. Di ba mga chika, parang timing na timing eh. Kumbaga, ayoko naman husgahan. Pero, di ba, nung mag-e-election na, biglang sumulpot ito sa Pinoy Pawn Stars, tapos kumuha ng, alam nyo yun, ng hype sa mga tao, kumuha ng intriga. Alam nyo, nag-ano siya, mga kachika, nagpa-trending siya, nagpa-viral siya sa social media para makilala siya na naging karelasyon nga ni Francis M. Di ba, parang 15 years nga silang nanahimik eh. Tapos ito mag-e-election, aba, mga chika, biglang lumabas. Tapos biglang pinakita nga yung anak daw nila ni Francis na si Francesca. Tapos mga kachika, yung t-shirt, yung jersey, yung apparel neto ni Kiko na sabi niya ay talagang mahal niya. Ngayon sa akin ha, opinion ko lang to. Kung ikaw talaga ay merong seryosong pagmamahal at pag-value doon sa isang tao, bakit mo ibibenta yan? Di ba mga kachika, ganun ka na ba talaga kahirap? Ngayon, ang una niyang sinabi mga kachika ay gagamitin niya raw para kay Francesca. Pero duda ang mga tao dyan. At base dito nga sa narinig o nasagap na balita ni Julius Babaw, eh gagamitin daw pala neto ni Abigail Rait itong napagbentahan sa jersey ni Kiko sa pangangandidato niya bilang kagawad. Siyempre, yung t-shirt na yan, yung 500,000 na napagbentahan, eh isang factor lang yan mga kachika. Pero yung alam niyo yun, yung nag-viral, nag-trending, yung fame na nakuha niya, iyan mga kachika, iyan yung talagang nagpasikat sa kanya, iyan yung parang magiging number one puhunan niya sa kanyang pangangandidato. Diba mga kachika, ako ay napapaisip lang naman, bakit timing na timing nga, nung kailang mag-i-election, tsaka sila sumulpot, tapos wala naman pala silang any proof na talagang si Abigail eh inako ni Francis Magalona. Birth certificate niya, walang pirma ni Francis M. Kaya nga feeling ko hindi rin to pinatulan eh ng pamilya Magalona. Kasi syempre kapag pinatulan nila yan mga kachika, eh lalo lang magtitrending etong si ano eh, si Abigail Rait eh. Diba? Kumbaga parang tinulungan pa neto ni Pia Magalona at nung mga anak niya nila Maxine na sumikat at manalo sa pangangandidato niya etong si Abigail Rait. Kaya siguro sila ay tahimik lang, pinapalamig lang nila yung alam niyo yun, mga chika, yung balitang ito at ayaw nilang alam niyo yung patulan, ayaw nilang sumausaw kasi nga yun naman talaga yung parang objective neto ni Abigail Rait sa simula pa lamang. Kaya siguro mga chika, para sa akin ipa-DNA na lang. Hindi ko nga alam ba't ayaw ni Abigail ipa-DNA si Francesca. Ipa-DNA nila. Tapos, yun yung ipakita nila bilang pinakamatibay na resibo na talagang sila ay may karapatan mag-claim na si Francis M. ay ang tunay na ama ni Francesca Rait. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Huwag niyo kalimutang bisitahin ang ating website na chikapatrol.net at ilagay din ninyo ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!
Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.